So sa araw na ito, nakabili kami ng calamares. Ito ang lulutuin namin ngayon, ginisang calamares. Siyempre, bago lutuin, linisin muna ng mabuti. Alisin muna yung mga yung tinta tsaka yung mga balat-balat para malinis at hindi kamangangati pag kinain mo. So, ito naman yung ingredient. Paminta, siyempre. Tapos yung suka, vinegar, tapos asin, yan, salt. Siyempre, di mawawala yung tubig o sabaw. Yan ay habang pakukuluin pa lamang. Iba pa yung panggisa. At kapag ito ay lumambot na, naayon sa inyong gusto, pwede nang ilagay yung ibang ricado. Siyempre yung gigisa na sa kamatis, sibuyas, onion, garlic, bawang, yung kamatis na. Siyempre, rayanda na yung pagluluto, lagyan na ng mantika yung gigisaan. Siyempre, nakagaulian na natin kapag nagigisa tayo, mauuna yung bawang, garlic, tapos isusunod yung sibuyas. Yan, nilalagay na yung sibuyas. Onion. Siyempre kapag okay na yung sibuyas at onion, pwede nang isunod yung kamatis. Tomato. Haluan lang mabuti para yung lasa ay magkasama-sama. At kapag ang ginisa ay okay na, pwede na natin ilagay yung calamares. Pusit. Huwag munang isabay yung sabaw para yung lasa ng ginisa ay dumikit sa lasa ng calamares.
Ngayon, kapag okay na yung lasa, nakasama-sama na, pwede na natin ilagay yung sabaw. Tapos ayan lang natin kumulo. At huwag kalimutan tikman kung ang alat niya ay sapat na. To taste po yung alat para hindi maalat masyado. Tikman para okay lang. Kung okay na ang lahat, takpan lang at hayaan kumulo. Siyempre, gutom na. Kain na. Katamtamang kanin lang po, ah. Masarap po ang ulam ngayon. Yan. Lalay lang. Tara, kain na tayo.